Hello mga kapaps, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel, Paps Rabbit Trip Philippines. So ngayon mga kapaps, gagawa po tayo ng cage. Kagaya nito mga kapaps, no? Ituturo ko sa inyo kung paano po gawin at ang mga sukat po ng ating cage. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag nakalimutan mag-subscribe at i-click ang bell notification para updated ka sa mga bagong video natin or sa mga bagong content natin. Kaya tara! So yun mga kapaps, no, napapansin nyo po, ito po yung ating cage. Meron po siyang grass feeder sa likod. Yan, nakita nyo po mga kapaps. Meron po siyang grass feeder. Tapos ang sukat po niya is nasa 2 feet po. 2 feet po yung sukat niya. Tapos sa bawat kwarto po is nasa 24 inches by 24 inches or 2 feet by 2 feet po yung laki ng hole mga kapaps. Tapos yung haba naman po is nasa 10 feet po ang haba. Kasi limang holes po yung gagawin natin mga kapaps. Tapos napapansin ninyo mga kapaps, no? Ang grass feeder natin is nasa likod. Hindi ko po nilalagay dito. Kasi po mga kapaps, no, pagwas dito kasi sa likod natin ilalagay yung ating grass feeder is malaki po yung space sa loob. Hindi po masikip sa mga rabbit. Tapos mahaba po yung ano natin grass feeder para po pag once may kids makakain po yung kids sa grass. Tapos mga kapaps, yung dito naman, ang haba naman dito is or ang taas naman dito sa gilid is nasa 16 inches lang kasi mga kapaps, no, ay hindi naman tumatayo kaya okay lang po sa kanila yung 16 inches. Tapos sa pintuan naman mga kapaps, ito is hindi ko pa nalagyan ng pintuan kasi po ang gagawin kasi natin is double story natin or yung frame natin na gagawin is meron sa baba, meron sa taas. Kaya ang gagawin natin na pintuan is dito sa giliran mga kapaps. Dito sa giliran. Kasi po bakit dyan natin ilalagay? Pag once kasi double story or dalawang patong yung ilalagay natin mga kapaps, pag dito sa taas po natin ilalagay yung pintuan is mahirapan po tayo magbukas, no? Kasi pag once example dito natin ilagay yung pintuan tapos mayroon siyang pops receiver, mahirapan po magbukas mga kapaps. Kaya mas maganda dito natin sa ilagay sa gilid. Pero pag once yung cage ninyo mga kapaps or yung patungan ninyo is ganito lang, single lang, wala kayong ilalagay sa itaas, mas maganda ang pintuan sa itaas ninyo ilagay kasi po hindi mahirap po magbukas pag ganito example, ganito ka taas yung patungan ninyo, mas maganda mga kapaps pa dito yung sila kita at ilagay para hindi mahirap din magbukas. Tapos ipapakita ko sa inyo yung ano mga kapaps, yung ating gagawin ngayon na ano, cage. So ito is natapos na natin to. Ito lang yung sample mga kapaps, no? Ang ganda po ng ano, grass feeder na ilalagay sa loob. Tapos meron po tayong ano mga kapaps, 2 feet yung haba by 10 feet yun naman yung taas. Ito yung tag 16 natin mga kapaps, no? Yung tag 16 inches natin mga kapaps na panggilid. Tapos dalawa po ito kasi dalawa pong gilid is nasa ano po sila, tag 10 feet yung haba tapos ang taas naman is nasa 16 inches lang. Tapos ito naman yung divider niya mga kapaps, no? Yung para divider sa ating holes mga kapaps. Ito naman is nasa 16 by 23 inches. So bakit 23 inches mga kapaps, no? Kasi ganito. Pag ganito mga kapaps is nasa 24 feet talaga siya or 24 inches. Tapos dito sa gilid mga kapaps is ano lang talaga 23 inches kasi po ang holes kasi ng screen natin is hindi sukat po yung ano, hindi po talaga sukat yung screen natin or hindi talaga 1 by 1 yung sukat niya or 1 inch by 1 inch. Paiba-iba po yung sukat mga kapaps. Mas maganda paggagawa kayo ng cage is huwag kayong gagamit ng steel tape. Mas maganda bilangin nyo po para exactly talaga or tama talaga yung ano, bilang ng or laki ng cage ninyo. Kasi mga kapaps, pag once dito kayo nagbe-base or ito talaga yung ano nyo, binabasihan ninyo, mahirap po magsukat kasi ang laki po ng ating screen is paiba-iba po, no? Paiba-iba po yung sukat ng ating screen. Kaya mas maganda, bilangin nyo na lang. Example, 24. Dapat bilangin nyo ha, kung ilan yung holes ang gagawin ninyo. Tapos,
Ito naman yung sa ano mga kapap sa ating grass feeder na nakikita nyo sa gilid gan kanina. Ito yung grass feeder natin. At saka ito yung para sa pinto natin mga kapaps. Ang laban, ang laki naman ito is nasa 14 by 16 or 13 by 16. Nakadepende sa inyo. Tapos ito naman mga kapaps is nasa 14 inches by 23 inches ang sa ating grass feeder. Tapos ang tools na gagamitin natin mga kapaps is ito lang long nose, pliers, at saka markings or pentel pen. Tapos ito, pero hindi ito gamit talaga mga kapaps. So gagawin na natin, tara. So yun mga kapaps, no, bago tayo magsimula is ipapasilip natin ulit ang ating cage para sa mga baguhan. Ganito po yung style ng ating paggagawa mga kapaps. Yan. Ito po is likod po ito mga kapaps. Napapansin nyo po, karamihan kasi nakikita ninyo is ang grass feeder is nandito sa gitna, pero sa atin is nasa likod. Tapos yung pintuan is dito natin ilalagay sa gilid kasi double store or double cage yung gagawin natin or yung frame natin. Tapos ito yung gagawin natin na pag itaas yung sa dito sa itaas mga kapaps is yung 24 inches natin or 2 feet natin. Yan, ito yung 2 feet natin. Ito yun. Ito yung gagawin natin sa pang itaas. Tapos ito naman yung sa gilid, yung ating 16 inches. Yan, 16 inches yan or 16 na holes or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 inches natin. Ito po yun mga kapaps. Yan. Ito yung 16 inches natin. Dalawa po yung 16 inches natin kasi magkabilaan po yan. Yan, magkabilaan po. Kaya dalawa. Tapos yung dito naman mga kapaps, yung sa gilid hanggang divider natin sa loob is ang magagamit po natin dyan is 6. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6. So mag-cut po kayo ng 6 na 16 inches by 23 lang mga kapaps kasi sa akin kasi nung una kong cut is 24, paglagay ko dito is na lumampas po siya. Ang sukat lang talaga niya or size niya pag nakatagilid is nasa 23 po. Bilangin natin mga kapaps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Ito 24 to mga kapaps, no. Ulitin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 siya mga kapaps. Pero pag sa gilid naman, is nasa 23 lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. So yun ang magkaiba mga kapaps, no? Kasi mga kapaps, sabi ko nga kanina, ang screen kasi po is iba-iba po yung bilang nito. Paiba-iba po ang bilang ng ating screen. Minsan, hindi po talaga sukat yung 1 inch mga kapaps o yung 1 by 1. Minsan, mayroong lumampas ng 1. Minsan naman ay hindi aabot ng 1. Kaya sabi ko nga kanina, mas maganda, anuhin nyo po, mas maganda is bilangin nyo isa-isa bago nyo putulin. Kasi pag once mag-base ko kayo or magbase kayo sa steel tip, hindi po talaga mga kapaps, hindi po talaga sukat or mali ang pagkakaputol ninyo or mali ang mangyayari. Kaya mas maganda bilangin niyo po. Tapos yung ito naman, yung sa loob natin, yung grass feeder natin is nasa 16 pa rin yan. 16, nasa 23 inches yung laba, tapos papunta dito sa paibaba is 14 inches po. Yan. Ito naman is pinutol ko sa gilid. Example mga kapaps, no, ang laba kasi ng 4 feet mga kapaps is nasa 48 holes, 48 inches ata. Ang sukat kasi noon mga kapaps, so yung ito. So yun mga kapaps, no, ang sukat kasi nito is nasa 48 ata. Ang 4 feet mga kapaps is nasa 48. So hinati ko siya ng dalawa. Tapos kinunan ko siya ng tag 16 inches kabilaan.
So ang sobra niya is mayroon siyang sobra na 14 inches. So yun yung hinati-hati ko at nilagay ko sa jeep feeder para makatipid, mga kapaps. Yan. Kasi pag once sa gitna nyo kasi ilagay yung jeep feeder, ay grass feeder, mga kapaps, sorry po. So pag once dito nyo ilagay kasi yung grass feeder is dubli na po yung ano, mga kapaps, dubli na po yung screen na magagamit niyo at masisikip pa yung ano, sumisikip pa yung space sa loob. Kaya mas maganda sa likod nyo na lang ilagay yung ano natin, mga kapaps, sa likod nyo na lang ilagay yung grass feeder. So yan. Tapos yun yung ating ano, divider, mga kapaps. Yeah. Ito yun. Ito yung sa gilid, yung 16 inches by 23 inches, mga kapaps. Ito yung panggilid natin. Ito naman din yung ating, yung sabi ko nga kanina, ito yung ating pang grass feeder, 23 by 14 inches. Tapos ito yung ating pintuan na 13 by 16 inches. So yun, gagawin na natin, mga kapaps. Kaya tara. Mga kapaps, ito yung pangkataas natin. Ito yung ilalagay natin dito. So yan. Ito naman yung ating gagawin para sa gilid, mga kapaps. Yung 16 inches by 10 feet. So ganun lang yung pagdugtong, mga kapaps. Ganito lang yung pagdugtong. Tara nga. Ganito yung pagdugtong, mga kapaps. Yan. Hanggang dulo na yan, mga kapaps. Yan. Papunta na yan doon. Tapos bago natin mamaya is ano, gagawing square. Lagay muna natin to. So kabila na naman, mga kapaps. Ito na naman. Ito na naman. So tabi muna natin ito.
puso yun natapos na mga kapaps, no? So ang gagawin na naman natin ito is gaganunin natin or pa gagawin na nating square, mga kapaps. So uhunahin natin, mga kapaps, dito sa gilid. Gaganon mo lang to, mga kapaps. Tapos dito sa dulo, mga kapaps, is yan yung idudugtong natin. Ayan, idudugtong natin yan sa dulo. Pinag-pinag to lang kadali, mga kapaps. Hindi po mahirap ang paggawa ng cage. Natin yung ating mali ko lang. So ganun lang dapat. Tapos ilalak natin ito, mga kapaps. Ayan, baba din. So yan, huli last yan. Tapos babalik na rin na natin ito, mga kapap. Yan, tapos ipatong natin ito, mga kapap. Patong natin ito. Yan, patong natin. Huwag kahoy, ano ba yun? So yun, mga kapaps, no, napapansin ninyo is na patong na natin, tapos nabaliktad na rin natin, pero maraming pa pong lock or pang-lock natin. So kaya natin binabaliktad para hindi po mahirap mag-lock. So ang gagawin natin ngayon, mga kapaps, is maglalock na lang tayo. Pagkatapos nito is maglalagay po tayo ng divider. Ganun lang po, mga kapaps, no, kaya simulan na natin, tara.